Ganitong pritong manok na siguradong pasok sa budget mo at sigurado akong hindi bitin sa lasa at sobrang lutong pa. Meron akong 5 binti ng manok dito. Gawin natin tong butterfly. Ito, na butterfly ko na lahat. Budburan lang natin ng asin. Paminta. Kompleto ako ng seasoning dito pero hindi na natin gagamitin para yung mga tight ang budget makaluto pa rin. Magic sarap lang to. Lamasin. Hanggang sa likod. Okay. Tabi lang muna, no? Kasi magpainit na tayo ng dapat initin. Mantika na may kawali. Ah, wargod baliktad. Painitin natin. Isang itlog. Ibit lang. Ibalot natin itong mga manok. Para dikit na dikit yung breading mamaya. Yan, tabi lang. Harina, wala pang timpla. Lagyan ko lang ng crispy fry. Tapos haluin. O, di ba may timpla na? Tapos ibalot na natin ang manok. Ito o, nabalot ko na lahat. Pwede na ito iprito, pero kung gusto nyo maging mas malutong, kumuha lang ng malamig na tubig at lagyan ng yelo. Ilublob ang manok ng 5 seconds lang para hindi matanggal yung seasoning. Yan yung mga seasoning o, hindi natanggal. Tapos i-coat ulit natin sa harina. Ito na lahat. Siyempre, check lang kung mainit na ba ang mantika. Okay na to. Fry na natin to ng papa-butterfly. Hi! Yan. Maliit pala yung kawali ko eh. Yan o, lutuin natin to hanggang mag-slightly golden brown. Pag ganito na slightly brown na o, hanguin na muna natin. Hi! Tapos yung second batch. Kalami na oy, gigutom na baya ko. Diyan lang muna no, patuloyin natin ang mantika ng mga 15 minutes. Yung mantika, nilipat ko sa malaking kawali, painitin ulit natin. Mainit na itong mantika, fry na ulit natin sa pangalawang pagkakataon. Yan oh. Wow. Luto na to. Since kanto style naman tong fried chicken natin, kanto style rin yung sausawan. Suka. Asukal para hindi masyadong maasim. Bawang na kasama balat. Sibuyas. Mga sili kung gusto mo may sipa. At pamintang durog. Haluin hanggang matunaw yung asukal. Yan na, oh. Okay na yan. Rice, oh. Mag-plating pa ba tawag na, oy? Tingnan natin kung malutong ba. Wow! Tingnan nyo, oh. Juicy pa rin sa loob. Sarap.